Syempre, I'm sorry, 'di ba? I wasn't there when you were growing up, 'di ba? I mean, pero inalagaan ko kayo. 'Di ba? You were in my hands, 'di ba? Galing sila sa akin. Galing kayo sa akin. Kinarga ko kayo. Kung hindi man ako nansyan dahil because of the situations ko naman, hindi ako ganun napakasamang tao. I don't know kung bakit nangyari 'yon. I'm just so sorry. If there is somebody already playing the role that supposedly ako dapat, then, di ba, be a good daughter to her. And I heard, Jess, you are a lawyer, and Gia, you are a dentist. Pagbutihin yung buhay nyo. Di ba? Every day, I've been praying for you. Parati kayong kasama sa mga prayers ko. Don't worry about me. Kumagaya, I'm about to have to get back alive again. Ganun lang. Unang sumabak sa showbiz si Jenny Roa sa That's Entertainment ni Herman Moreno. Sumunod na pinasok niya ang pag-aartista kung saan lumabas siya sa ilang mga sexy at action movies. Minsan din siyang naging tanduay girl. Naging masalimuot ang kanyang buhay hanggang sa tumamlay na ang kanyang showbiz career. Noong December 25, 2019, nagulantang ang mundo ng showbiz nang arestuhin siya ng Pasay City Police dahil sa pinagbabawal na gamot na naging dahilan para siya ay makulong. Hi guys! Narito tayo ngayon sa Pasay City at atin pong kukumustahin ang dating aktres na si Jenny Roa na matagal na rin pong nawala sa limelight. Ang huling balita po natin, siya po ay naaresto dahil sa droga noong 2019. Ano kaya ang storya sa likod ng balitang ito? Atin pong aalamin, pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babaw's channel. Dapat yan magkakamagana kung ito ang maraming po sa Sergio. Oo. Hi, Jenny! Hi, hello! Hi, sir. Kamusta ka? Ganda mo pa rin pala. Hi, Oo! Oo! Hi guys! Kasama na natin Miss Jenny Roa, or in real life, Jennifer Kilsgaard. Yes, hello po. Nice to meet hello you. Hello to everybody. Jennifer, how are you? Tagal ka nang di napapanood ng mga tao. Yes. Siyempre, yung mga nakikita natin, hindi mga magaganda. Magaganda. When you search Jenny Roa, hindi magandang history ng buhay mo lumalabas. But anyway, before we go into that, okay. You look so good. Fresh. You look well. Yeah, no? Thank you. Kamusta naman? Right now, I've been living my life one at a day. Kumbaga, to sustain. One day at a time. One day at a time. Uh-huh. Okay naman, everything is normal. No, kumbaga, no drugs, no nothing. Very normal. Kumbaga, yeah. Yung payak na pamumuhay lang. Ganun lang. Kaya likuran mo na ng tuloy ng showbiz. Actually, wala naman ako dapat tanay. Parang sila yung tumalikod sa akin. Dahil wala naman silang binigay na picture or any pelikula na pwede. I can earn money. Uh-huh. Yun ang alam kong trabaho, Mr. Julius Babaw, di ba? Uh-huh. Parang umarte. Uh-huh. Kumbaga, pinag-usapan natin dito is the pelikula, di ba? It's been a very, very long already na wala akong break. Uh-huh. But my name, parating naririnig. Kasi sometimes, may nakikita rin ako mga from... Para mga, what are these cars from ABS, from Channel 7, from... Sabi ko, ba't kaya nagkakataon pa natin na pagdaan ko? Sabi ko, ba't kaya ako hindi ako binibigyan ng project para kumita? But then, sabi ko, siguro, I just... para masustain ko ang buhay ko, normal life lang. Siyempre, ayan lang dyan sila, Raquel. They said, my family, my immediate family na nakakasustain naman ako ng buhay. Nakakain naman ako ng tatlong beses sa isang araw. Yun lang, wala masyadong pera yung pockets. Kasi syempre, sometimes you need something na you need to buy. Pero okay lang, sabi naman, naniniwala naman ako kay God siguro, things happen for a purpose or, di ba? May mga tamang oras para sa mga tamang bagay. Well, who knows? Baka after nitong interview sa'yo, di ba, may magka-interest ng mga producer. Yes, I hope so. At na-offeran ka, di ba, ng mga roles sa mga teleserye. Yes, o kaya sa mga pelikula. So, open ka sa ganun? Very, very open. Gustong-gusto ko. Kasi para maging mas normal yung buhay. Kumbaga, kasi I have a lot of time, eh. Sobra-sobra ako sa oras na pwede kong gawin yung mga ganong bagay. Kasi dito naman kay Mr. Raquel Eusebio, di ba, binabantayan ko yung piso net.
may maglalaro siya, nasa baba lang ako. Parang I'm idle. Di ba kung may mga ganong offer, why not, diba? So I can earn, I can put my money in good use. Magkaroon ng meaning yung buhay ko nang, kasi syempre these people around me also right now. Parang artista pa rin turing nila sa akin kahit parang napakalaos na. Hindi, Hindi naman laos, nawala ka lang talaga. Laos yung pangalan, diba? Nawala ka sa limelight, yun lang yun. Parang laos yung pangalan, they treat me as a very, very special. Syempre, kumbaga, ang sa akin, if it happens, syempre proud na proud yung mga, alam mo kasi yung mga tao dito, they're like mga televiewers na, parang makita nila ako, mismong kasama nila, makita nila ako sa TV, parang, proud na proud sila sa akin. Kasi syempre nasaktan din sila doon sa nangyaring insidente na yun. Wala si Raquel nun eh. Laruan pala to sa labas. Mga video games. Ay, nakapla. Asa si tita? Dito ako bali nakatira sa loob. Sa loob ka niyan? Na kwarto na to. Na kwarto. Kasama ko si tita. Pero wala siya eh. Asa siya? Ewan ko. Nakalak. Nakalak eh. Ah, pero ito yung bahay niyo. Yes. Sino kasama mo dyan? Si tita Winnie. Si tita Winnie ay? Asawa ni Tito Rene kanina, yung matanda, yung pinakakasalan, yung mag-asawa sila. Kaya si Tita doon natutulog. Si Tita dito sa taas, magkatabi kami. Ayun. Tapos nagbabayad ka ng rent dyan? Ha? Nagbabayad ka ng rent? Wala naman akong bayad pa ng rent. Diba? So, i-re-sponsor ka nila? I-re-sponsor lang. Bayad naman. Nagbabantay siya. Nagbabantay ka rito? Oo. Ikaw pala manager dito. Manager, no? Mga palaruan ng video. Okay. Ano ka ba na-discover sa showbiz? Na-discover ako, I was in... Nag-working student ako. I was fourth year high school student sa Columban College. And then... Saan yan? Sa Olongapo po. Olongapo. Magsaysay Drive. Ang dad mo is an American? Is an American, but... Yeah, it's an American, but it's been long been gone na nung wala na. Wala you, na. You never got to meet him? I met him, syempre... Nasa Makati ako noon na nag-aaral ako sa St. Paul. We have a house there. Uh-oh. May apartment kaming inupahan doon. Uh-oh. Then, he comes home once in a while. Siguro, sa isang linggo, uuwi yan, Webes. Tapos, aalis din ulit ng Webes. Parang gano'n. Kasi bumupunta siya ng Bataan. Military? Oh, parang yung serviceman. Mga firemen, kumbaga yung fire chief ng Makati dati ang father ko. Fire chief ng Makati? Alfredo Garcia, Makati Stage 5 Substation. Di ba Amerikano tatay mo? Hindi, siya yung nasa likod ni Alfredo Garcia. Siya yung kaya nagkaroon ng mga equipment because of him. Ah, okay. May business siya rito, bali. I didn't know. Hindi ko alam, Mr. Baba. When was the last time you saw him? Yung mga 1984. Anong memories mo doon sa last time na nakita kayo? The memory I've got na hindi ko makakalimutan kasi ayaw niya na kumanta si Mercy, si Marie. Si sorry if I'm gonna say Mercy Cruz kasi she's gone, di ba? Ayaw niya kumanta si Mercy sa club. I don't know kung ano mga reasons niya. Maybe siguro parang nakakahiya on his part, parang siyempre, kumakanta ko sa mga club, tapos parang tingin ko right now, ganun ang ibig niyang sabihin that time. Dumating siya, hindi ako makapaniwala na darating siya that day kasi parang Wednesday pa lang siguro nun or anything. Parang galit siya, no? Dumating siya, kinuha niya ako na yun lang yung suot ko nung time na yun. Gusto niya umalis na kami. He was right, kumbaga, naka-waiting ang taxi, gusto niya umalis na kami, na iiwan namin ng mama ko. Parang kukunin niya na ako nang wala yung mama ko, di ba? Yeah. No. Sabi ko, no, let's go to Papagayo first. Magpapaalam ako. Kasi syempre, uuwi si mama, nawala na ako. Wala parang, na, diba? Alam mo, nangyari sa akin yan. Nawala na akong ginawa ko. Sabi ko, nagulat si Mama Mercy kasi ang liit lang nung stage niya. Tapos may mga para Mexican na gitarista. Para siya, mga mariachi. Mga ganun, malulaki pa. May mga ganun. Para sila nasa Mexico. Dumating ako, sabi ko, nakaganun si Mama. She was playing with her maracas. Sabi niya, I know what to do kasi minsan sinasama niya ako doon, di ba? Ginawa ko, iniwan ko si Jack sa taxi. Hindi ko na kasi siya nilabasan. Alam mo ang ginawa ko kasi may mga lamesa ang bilog, di ba? Nagtago ako sa ilalim. Kumuha ako ng tacos. Doon sa nag-order ako ng tacos. Nandun ako sa ilalim, kumakain ako tacos. Nagtago ako, hindi ako nagpakita. Hindi niya alam kung saan niya ako makikita, di ba?
alam ko pumasok pa siya, parang nagkaroon pa sila ng, may argument sila eh. Parang umiyak ako, parang nag-away sila. Umiyak ako kasi parang feeling ko, hindi ko na siya makikita ever. So, ramdam mo na. Ramdam that ko was na, the end. Oo, parang ramdam ko na hindi ko na makikita si Jack, di ba? Pero I was okay kasi alam ko kahit na ganun si Mama Mercy, kahit ganun si Mama, pinili ko talaga yung mama ko. So ako naman, at on my part, sabi ko, yung ganun kaliit na bata, ang nasa isip ko, sabi ko, naguluhan na ako. Sabi ko, ano kaya nangyari sa kanila? Yun lang. Never asked? I never asked her. Mercy? Na Mercy. May time afterwards, na sinabi niya na, may dumating na balita na parang namatay na daw si Jack. Siguro, it's her made up. Para made kalimutan up, mo na. Made up niya lang yun. Yung mga magulang natin, ganun eh, di ba? Yung sobrang, syempre, nasaktan din ako na parang, ang hayop na ama, hindi nagpapakita or ano, syempre magdadahilan ka. Hindi mo rin sasabihin na baka may other family or something. Mas parang sa isang batang ganito kaliit, mas mag-work yung namatay siya. Pumunta siya sa state, namatay siya doon. Alam nga pumunta tapos pa kami. Tapos ang usapan. So nangyari, kayo na lang ni mama mo magkasama. Kami na lang. Kami siya na lang mag-isa bumuhay sa'yo. Siya mag-isa bumuhay sa akin. Pero there was a point in your life na kinailangan mo magtrabaho. Oh, nung umalis kami. Ilang taong ka? Mag-18 na naman mag-18 ako. Yeah, and she did not, hindi naman na ako pinilit. May offer kay Mama Mercy na parang, feeling ko sa akin yung offer talaga eh, brush. Ngayon ko na-assess yun, parang feeling ko, kasi mabata pa ako, parang kasi ako napaka-timid ko. Kasi meron pa silang group, sila Mama Mercy, na kumakanta sila para sa, parang mga Santo Cristo del Pardon, tsaka Virgen de los Remedios. Kasi iniikot sa Pampanga, yung mga milagrosang procession. Procession na pag, tapos mag-i-stay doon sa pinaka parang chapel na gano'n. May mga grupo na nagmamanyanita sila, kumakanta sila yung labot ako. Sumasama ako noon kasi, Diyos ko, di ba, isang jeep sila, sasama ako. May kainan doon, mga aruskado, masarap silang magluto. So, para, naiinis lang ako kasi pag sumama ako, siguradong gaganunin niya, may kurot ako niya, kailangan kumanta ako. Diyos ko, di ba? May meron ako. Parang kinakanta mo? Yung kapampangan na yung... Paano ba yun? Naalala mo pa? Like, sige, kaya mo yan. Para ano ba yung kanta ng... Indu ko malunos ka, sopano ke sana. Ang ganda na lang muna ako. Ang ibig sabihin na, Mother Mary, maawa ka sa amin, tulungan niyo po sana kami. Although malakas ako sumad kumanta, pero ganun yung tema ng song. Okay na yun, di ba? So, tuwa-tuwa sila sa'yo kasi siyempre, mistisa ka, para, di ba? Para manika, no? Para magiging artista. Artistahin, no? Artistahin. Although si Mr. Senator Lito Lapid, our senator, taga-Porak lang, nandun na. Tapos doon din ang garoon yung offer na gano'n. Korean Garden Palace. Yung ilalim, siya, bowling alley siya. Tapos may, sa second floor, there was this saloon. Pagdating doon sa taas, may mga room, may mga parang double deck na mga... Sabi ko, parang bongga na to. Parang maiba naman. Sabi noong time, sabi ko, bongga to. Dito ako may titira. So ako naman, sabi niya, hindi niya ako pinilat. Sabi ko, I was there. Parang alanganin din ng enrollment. Sabi ko, nandun na rin lang ako. Sige, go. Ano mga kinakanta mo? Siyempre, mga pinapakanta sa akin ni Mama Merce, mga variety, mga evergreen, someone that I used to... Parang nadadalin ako. At saka minsan binababaan nila. Mga hit songs, ha? Mga hit songs. Tapos yung mga Blue Bayou, mga ganun lang naman yung kinanta ko doon. Magkano ano mo? Sweldo mo ron? Sweldo ko doon. Minsan... Sa'yo ba napupunta talaga o kay nanay? Hindi, teka lang muna. Parang... Meron ako sahod. Oh. Ay, hindi, teka lang. Oh. Parang yung ladies dyan ko, doon ako nag-focus. Sa parang siya ako mo. Napupunta sa ganun. Sa, ha? Sa ladies drink napupunta. Hindi kasi ang laki ng ladies drink ko eh. Kasi mga pagdarating, di ba? Ang lakas ko pa naman umidom, di ba? Na mga mango juice, mga orange. Hindi sa akin, actually sa akin napupunta. Siguro I was earning, sabi nga, I'm gonna kakanta naman ako. Parang bahay lang na para ka nang kumakanta. Parang, I was earning, siguro binibigyan ako ni Tito Rafi, siguro mga 250 also. Per day. Per gig. Per day. Oo, actually, wala mga tao doon. Bihira lang. 250, ha? At that time. Para sa estudyante, di ba? Malaki-laki na yun. Malaki na yun. Tapos pag nandun na yung bahay ko, may aircon. Pero wala kaming aircon, electric fan. Gaya minsan gusto ko, pero ang lamig ng aircon doon sa bar, di ba? Kasi bihira lang pumunta. Siguro pinakamarami na yung tatlong lamesa. Konti lang ang guest. Parang
Hindi ba? Oh, para kayo-kayo lang nandoon. Kayo no? Ka lang may pupunta. Eh, pero may mga mabibilang kung nga. Yung isang nagtatumatak sa akin, si Mr. Lee. Oo. Eh, malik ko ba kung ano yun? Sila pala yung parang, eh ko siya yung may-ari ng gumagawa ng threaton or what? Nagkagusto na ata sa akin. Ayan na. O, paano, ayan paano, paano? Eh, bata pa lang ako. Minsan tumatawa na ako. Diyos ko, sino ba to? And at my age, di ba? Naku, nandiyan na siya. Nagkakaroon ako ng consciousness. Sabi ko, Diyos ko. Ilang taon si, ano? Si Mr. Lee? Mga bata pa siya. Siguro dati, when I was 8, nung time na 18 ako siguro, or 17, siguro mga 28 siya, 31, oh, okay, ganun naman, okay, di ba? So, nanligaw si Mr. Lee? Eh, di, nagbibigay siya ng ano, tsaka gusto niya, tinatawag ako. Pero that time, hindi siya walang advancement, walang mga ganun. Oh, wala, wala. Parang akala mo yung napakaganda ko, di ba, ng ganung dating. Papapiliin niya ako ng pagkain, tapos magkakanta na ako, manonood siya. Diyos ko, nakaka-nervous yung ganun. Yung alam mo, may nanonood ka, isa lang. Pero mabait naman siya sa akin. Binigyan niya ako ng parang set na naka-black pa na ganun. Pero tinanong niya, what is your birthday? So I told him, October. Mm-hmm. So sabi niya, anong birthstone mo? Birthstone pa talaga, di ba? Mm-hmm. So yung opal. So that night, he brought me some earrings. May kasamang earrings na terno. Earrings, tapos necklace. Mm-hmm. Tapos alam siguro, may sing-sing yun. Mm. Baka kinuha ni Mama Mercy. Kasi parang si Mama Mercy, sa akin naman, ngayon, minsan naisip ko talaga, I'm always thinking of her. Sabi ko, nainis ako sa sarili ko. Sabi ko, alam mo naman, siguro kung sinunod ko lang lahat yung sinasabi ni Mama Mercy, my life would have been better. Talaga. Doon mo marirealize eh, di ba? Ganoon naman lahat. Nainis ako, sabi ko, sana buhay yung bruha na yun. Sabi ko, gumagana ako. Bruha talaga. Kasi tawagan namin, sabi ko, sana buhay siya, sana nag-enjoy kami. Ano dapat ang sinunod mo na hindi mo sinunod? Yung maybe I've been stubborn, naging stubborn ako sa kanya. May lahat naman ang kabataan dumadaan sa ganyan. Or dapat actually yung pagiging artista ko, medyo nag-hold up siya eh. Nag-hold up siya. Nag-hold up siya sa pagiging artista ko. Na parang nag-ano siya, parang nagdatalong issue. I saw her face kung paano yung parang hesitation niya. Nag-hold up siya. Uh-oh. Na sana piliin niya yung pag-aaral. Although parang feeling ko parang gusto rin niya na makita niya ako sa limelight pa ganun, pero parang feeling ko at that time I saw her face na gusto niya mag-aral ako, but then nandun na rin lang naman ako kasi I need to earn money. Kung sabi ko so nga, tingin mo kung tinuloy mo yung pag-aaral mo at hindi ka nag-showbiz, siguro napakaganda ng buhay ko, Mr. Babaw. Kasi napaka ako kasi pag nag-aaral ako pinagbubuti ko talaga. Kung magaling sa akin siguro, hindi ko naman sasabing napakatalino ko, pero of course if you study, diba, you read your books, diba, you do your assignments, kumbaga you will learn. Kaya kung nag-aaral, you will learn from what, kung ano inano ng teacher mo, and diba, ano bang ano course ang kinukuha mo nun? Actually gusto ko maging lawyer. Dapat sa San Mandela talaga ako papasok kasi BSA ko. Sabi ko, mag-BSA psychology ka muna kasi nga, siguro pinaprepare nila ako ng, they don't talk, may mga offer na sila angge, di ba? Bago tayo umexit doon sa chapter ng Mr. Lee na nagbigay sa'yo ng mga, mga necklace jewelry. And jewelry, hindi kayo nakatuloy, ano? Wala kami tuloy, parang tinitingnan niya ganun lang. Ganun lang. Admiration lang ang ginagawa niya. Oo. So, hindi kayo nagkaroon ng relasyon? Wala. Siguro sa mata ng mga nandun sa mga ano, parang ganun na, diba? Pero he never touched my hand or never. Wala. Siguro pinicturean, diba, napakaganda, napakamodas nung sitwasyon ko. Paano ka ngayon napasok sa showbiz? Sino nag-invite sa'yo na lumabas sa ano sa television? Actually, Mr. Babaw, yung showbiz na break na yan, dumating in front when I was singing in Chatterbox. Kasi parang meron kami malaking, parang it's a very big launch na minsan may mga dumating na taga Manila, mga medical representatives most of the time. Na nandun na nag-watch grupo-grupo yan. Dumating itong mga sila Angge, sino pa ba ito? Sila Tita Angge from Channel 2. Tita Angge, yeah. Tita Angge and somebody. At saka si Mr. Ovet Ricalde na pinababa ako. Sabi ko, hi po. Sabi ko, gusto mo mag-artista? Minanong kagad ako. So sabi ko, bakit po? Ganun sila. Sabi ko, ito tawagin mo yung number. Kasi busy ako sa pagkanta ko, sa studies ko, di ba? So, binigay ko yung number. Si Mama hindi siya masyado pang interesado nun. Naging interesado lang kami sa showbiz na mag-showbiz na lang kasi we have to move dahil sa pinatubog. Kailangan namin umalis doon dahil kailangan lumikas. Kasi nagkaroon ng eruption. Oo, nagkaroon ng eruption.
parang ano, nandiyan pa yung base, nandiyan yung nandiyan pa yung mga Americas, nandiyan pa yung mga, 'di ba? Yung mga Marines, mga Navies, and everything was so normal along the magsaysay road. After yung last break, yung last na song ni George, sabi siya, nagsabi, Diyos ka, pumutok yata yung pinatubo. Di ba sabi, malik sa mga pinag-usahan niya, may pinatubo, malik kung may pinatubo, or what? Yung ano, ay, ang bilis, pag sinabi ni George na gano'n, ay talaga, sa paano na tayo? Kasi parang tatamaan ng Olongga po. Ganun pa yung word ni George, di ba? Nakakaloka. Oh. Akala ko it was just as simple as parang may malaking typhoon. So, ang nasa isip ko, Diyos ko, may trabaho ba bukas? Yun agad. Yun ang ano ko, yung kung saan naman, di ba, as far as I can, sabi ko, ang iniisip ko, Diyos ko, ayoko ng ganyan, ha, kailangan may trabaho araw-araw kasi bibili ng pagkain, bibili ng kung ano. Tsaka si Mama Mercy, alam mo naman yung kailangan, meron kami pambili. Sabi ko, hindi ko siya, ewan ko natanong, so may pasok tayo bukas, ganun ba ako, di ba? Oo naman, diretso pa rin ang pasok natin. Diyos ko, yung may ganun, diretso pa rin ang pasok. Nakuha ko lang umuwi, Julius, di ba yung, kasi yung ang place namin, parang it's just this big, ganyan lang kalap. Tapos may isang room, tapos may maliit na CR, yung typical na parang for rent dito na may isang toilet bowl na wala namang flush. Tapos may maliit kang kusina, parang ganun lang, tapos ang liit ng sala, parang pang two persons. Lang yun lang ang bahay namin, inupan, yun ang afford namin eh. CR ako, pag upo ka sa restroom, Diyos ka, bakit umiikot ang ano, ang toilet? Oo. Umiikot? Hindi, parang guan lakas ng ganun yan. Oh, dumadagot, parang earthquake. Earthquake, sabi ko, Diyos ko. And si Mama nandun sa medyo, sabi, Jen! Gumagano siya, sabi ko, masaglit eh, ba't gumagano ko dito? Promise yun talaga yung toilet talaga. You have to be, if you didn't experience it, talagang ganun. Alam mo yung toilet na nakadikit sa simiento na ganyan na antigas? Gumaganon talaga. Sabi ko, Diyos ko, ano to? Sabi ko, naku, Jen, magdasal. Sabi ko, mga dita mo, may magsanto-santo tayo yung Kapampangan. Yung syempre, tapos ako, may naghugas na ako, labas ako. Diyos ko, di ba, sinara namin lahat ng ano, parang sandstorm na yung sinara namin lahat. Diyos ko, may transistor, naku, maganda ng lahat. Dahil sa Pilipinas, tatamaan yung ano, pinatubok, kung ano man, Julius, ganon. Parang end of the world, ganon ang dating. Ako, I felt it was end of the world. Nakakatakot talaga. Tapos, ano, ang lakas nung ano, nung abo. Buhangin. It's buhangin. Buhangin pa. Kasi ang abo, hindi mo mararamdaman paglabas mo. Parang tinakpan ka ng simento. Ito parang tatak, mga ganun. Oo, ganun. Ang tagal. Siguro mga tatlong oras siya. Pagbukas namin ngayon, hindi namin buksan. Dahil sa... parang snow. Parang snow sa labas. Parang, ito yung alimang pintuan na ito. Hanggang doon yung buhangin, Diyos ko. Paano kami lalabas ngayon? Para kaming... Grabe. Oh, hanggang dito yung buhangin, Julius. Talaga, it's buhangin. So, dumating na yung mga from si Mr. Gordon, si Mr. Dick Gordon. Ah, si Dick Gordon. Our senator, di ba? Mr. Dick Gordon from the Longa po. SBMA. SBMA. Ang bilis ng kilos. Hindi kayo makalabas. Diyos ko, paano kami lalabas sa 69 bubong? Siguro, tinanggal nila kagad. Ang bilis ng mga truck, ang bilis ng response. Si Mama Mercy, yung bagay, puro calling card, di ba? Pagbukas mo ganun, mga puro calling card. Kung sino gusto mong tawagan siguro, tawagan na. So, tinawagan si Ovet Ricalde. And then, yun nga, pinapunta kami dito sa studio na to. Kailangan muna kuhanan ng picture. Kailangan muna kuhanan ng picture bago bigyan ng break. So, yun ang nangyari. Nakapasok ako sa That's Entertainment. That was 1993. Ooh, anong day ka? Wednesday. Wednesday group ka. Sino-sino mga artist na kasama mo? Of course, di ba yung mabait sa akin, Miss Gladys Reyes. Uh-huh. And then, of course, is Carla Estrada na. Carla Estrada. Oh my! Carla Lim pa siya noon. Nagpalit siya ng screen, Miss Carla Lim. Oo. Miss Glydel Mercado. Mas ma-ahead sa amin sila, Mr. Romnick Sarmienta. Miss Cheryl Cruz, Christina Paner, tapos meron sila, and mga few na hindi ko naman masyadong ka-close. Gano'ng katagal mong ginawa that? It's just a moment also. Sandali kasi bigla ako nagkaroon ng offer sa first films, and nagkaroon ata ng conflict kasi parang meron daw ano, breast exposure. Ayan na, oo. Oh, breast exposure. Ano movie? It's Major Cordura pala. Major Cordura. Oo, ang film.
ang si Ms., ano, Mr. Eddie Garcia, tapos magkapatid kami ni ano doon, ni Ian. Magkapatid kami. Tapos? May breast exposure kasi there was a scene there na parang, ba-iksiyan ko na lang, no? May eksena ako doon na parang papasok ako sa isa. Kasi namatay kami, namatay both parents namin, namatay yung nanay-tatay namin. So, yung lalaka na hook siya sa drug, si Ian siya na hook sa drug. Siya ang super hook, di ba? Super hook. So ako, kailangan ko mga... Ikaw? Siya ang super hook, di ba? So ako naman, I was studying, college na ako nun. Ano, kailangan ko pumasok ng promotion kasi parang... Ano, binenta niya yung bahay. Binenta niya yung bahay na iniwan. Tapos yung pension ni Papa, hindi husto para sa amin. So, pumunta ako dun sa isang promotion kasi yung isang kaklase ko, nagdun din, working student din. So, bago naman ako pa lumipin, story ito ni Mark Hill, siya yung gumanon sa akin. Ako, wala. Ano gumanon? Kasi nasa... Ano gumanon? Ano yun? Hindi. Parang mga ano na, parang nasa mga barko ka lang na gumanon sa akin, di ba? O ano man. So, ginanon ni Mark Hill? Wala gumanon. Ba't wala ako naramdaman? Ano yun? Pero talaga tinuloy mo, pinakita mo talaga? Wala talaga. Ah, wala. Kaya ako nagtataka, wala namang mahawak sa akin. Wala namang ganun. Of course, why, if I have to say the state the truth, why shouldn't I? Nakaganon. Sabi ako nagtataka kasi yung mga tablet na Kesyo, ginanon daw. Ako naman, I was thinking, Diyos ko, wala. Hindi walang ganun. Wala ako man, ano ako man, head? Ginanon-ganon ka na. So, ano nagyari? Bakit? Tinanggal ako ni Mr. Herman Moreno. Siyempre, siguro na ano siya. Ah, dahil nakita yun. Dahil pinakita sa tabloid. There are still pictures. May still photos. May still photos? Naka ganun? May still photos. Of course, if you have the top shot, naka-top view ka, ito ang camera mo. Camera mo to. Ito yung magiging picture. Tapos naka ganun si... Si Mark, di ba? Ito lang kita sa mukha ko. Tapos yung kamay ko, alam mong ako yun. Siyempre, iisipin ng mga tao na, ay, oo nga, nilamas ang suso nito. Oo. Pero, in reality... Wala namang ganun. May mga sa photo lang, bali. Kahit sa photo, walang ganun. Hindi, sa photo lang para pinalabas. Yes, oo. Kung magkakailangan mong mga director talaga nun, magagaling. May mga camera trick kasi, camera trick na. Kailangan lumabas ng ganito. Kahit katulad yung buhok, gaganito mo siya, di ba? Akala mo, nakipag-kisising ka na, pero ganun ka lang pala ng ganun. Hindi ka binigyan ng chance na mag-explain? Wala nang chance to explain. Wala, tanggal agad. And then, saka talagang, siguro I have the chance to explain, but I didn't do it kasi wala naman nagsabi na, pumunta tayo sa Dats, explain mo para dire-diretso pa yung Dats. And so, hindi ko na nagawa. Kasi my manager, sa manager ko nagsabi na, wala tayo sa Dats, parang naku, ganun na siya kagad si Ricalde, di ba? Parang, ay, ganun. So, paano na ang pag-artista ang future? Eto, mag-ano ka na lang muna. Mag-entablado ka na lang muna. Stage. Theater. Parang nainis ako sa mag-entablado, di ba? Diyos ko, anong gagawin ko dyan? Magsasarswela. Yung pala, ano, Bulwagang Gantimpala. So, I'm gonna play a role of flight stewardess sa mga nandun, si Miss Lovely Rivero, Sherry Coronel, Carol Doden, those people na magaling pala umarte, Imelda Ilanen, kami magkakasama. So, Diyos ko, yung mga kaplastika ng mga artista, di ba, dumating sila sa practice ko. So, umiiyak-iyak pa. Diyos ko, ewan ko kung nafe-feel talaga nila ako, di ba? Na-help na. Pumunta sila sa... Hindi ko naman nakita si Romnick, pero si Carla, hindi wala rin doon. Ewan ko, nandun ba si Carla na parang, okay lang yan, friend, na natanggal ka sa dance, and chuchu and chuchu. Parang pumunta naman sila. Nang walang kahit ano, di ba? Dapat siguro, parang dapat may mga relief packages. So, dirib-dib mo yun, dirib-dib mo. Dirib-dib ko, kasi sabi ko, paano na kami nito, di ba? Sabi ko, ano ba ito? So, next stage ka, Bulwagan? Bulwagan, siguro I earned 5,000 pesos nung the whole thing. Tapos ito naman, I have contracts to pursue with First Films tsaka sa ano sa Viva. Ang tagal bago nila ibigay, mabitawan. Tapos ewan ko, mga kinikita ko lang that time para mga 30K lang, 30,000 pesos isang film, isang movie. I bumped with, sabihin ko na ang diretso, no? Kaya naman ako nakaranas ng karangyaan, Chos. Nakaranas ng karangyaan. There was this producer na came along. He was the vice president of Anoy Bank. Ang sabi sa akin ni Mr. Vic, that somebody will want, gusto mag-produce ng parang teleserye or film. Tapos parang ako yung o-offeran na parang magiging bida doon. Anything. Just the casual na walang nothing illegal.
Kumain kami, di ba? Nahiya akong kumain. Si Mama Mercy naman, di ba? Yung parang hindi pa tapos yung pagkain. Ibalot mo to. Okay. Alam mo yung mga ganong sitwasyon na nakakatawa, di ba? Yung parang, ano to, spoof na to? Alam mo, pinagdadaanan ko yan talaga noon. Alam mo, talaga maaawa ka sa akin. Kasi minsan, Diyos ko, di ba? Yung ready room, gagawa siya na eksena na talaga nakakahiya. Yung ano ba, pwede mamaya na yung ganon, di ba? Gaganon siya, order yan, taga. Tapos nakagalon pa talaga yung ano, yung menu. Diyos ko, sabi ko sa isip ko, parang nakakaya. Siyempre, prim and proper ako. Kasi nakapag-perform na ako Singapore. I know how to handle myself. Nang ganun ako. O, kumusta ka na? Habang kausap ako, nakaganun siya sa menu. Diba? Alam ko na gagawin na ito. O, order na siyang katutak to. Tapos, ito take out. Tapos, ipag-take home. Hindi take out. Take home daw. Okay. Tapos, kumahala na. So, sabi ko, okay naman po. Sabi niya, may edad na to? Itong guy na to? Oh, man, nakita ko siya noon, may edad na siya. He was in his almost 60s na siya noon. Oh, okay. Tapos? Kaya niya sa family. Sabi niya, what do you want? Sabi niya, anong plano mo sa birthday mo? Sabi sa akin, di ba? Sabi ko naman, ba't niya akitin? Sabi ko, hindi lang po, wala naman. Okay lang po. Sabi ko, siguro sa bahay lang. Diba? Or mag-spaghetti. Dahil wala naman kami mag-inaparate. So sabi ko, kahit ano po, sabi, ayaw mo bang mag-spend ng debut mo sa Coconut Palace? Malay ko kung yung Coconut Palace, diba? I didn't know that it was an offer or kung umuo ko, doon na talaga. Kasi first time ko lang siyang makita. So sabi ko, hindi ko po alam. Kay Mama Mary, sabi ko ganun. So, inilabas niya yung checkbook niya. Naglabas ang checkbook. Parang 50, ngayon lang ko nalabasan ng checkbook na 50,000 pesos only. Manager's check na. Sabi niya, you buy what you want to buy. Tapos, Papa, I'll tell Vic, sabihin mo kay Vic what you want. Ginawa ko ng manager ko from there, di ba? From kung saan restaurant yun, sa Manila Hotel. Naloka ko, diretso kami sa room. Nakakaloka to, ha? Hindi ko carry. Sabi ko, Diyos ko. Sino nakatid sa'yo sa room? Si Mr. Vic. Siguro, so, alam ba na mama mo to? Wala siyang alam. So, sabi ko, Diyos ko, pa-konyak-konyak pa yung room. Tapos? So, sinama ka sa room? Sinama ako sa room. Sabi ko, sarili ko, Diyos ko, ano kaya mangyayari? Nakaganon. Alam mo yung ganon na feeling mo, Diyos. Pero alam mo na, deep inside na merong pwede mo. Nafe-feel ko eh. Nafe-feel. Alam mo yun, you cannot fake it. Ano naramdaman ko, Diyos ko, ano kaya ito? Sige, Diyos ko, matapos po sana kagad or kung paano po, ganito. Diyos ko, ito, nainiwan ako ni Vic. Ang bilis na nang mapangyayari. Diyos ko, sabi ko, ano ba? Sabi niya, sabi mo talaga sa akin, kung ano, gusto mo na lang bumili ng kotse? Or, sabi ko, hindi po, ganun. So, lumabas sa shower room na naka-bathrobe. Diyos ko, ito na. Anong situation to? Tinatawanan mo na lang ngayon, pero siyempre, Oo, ganun yung time yan. Sobrang takot ka. Takot ako. Diyos ko, ano ito? Tapos sabi niya, mag-shower ka pa. Naku, ito na talaga. Diyos ko, ginawa ko, umiyak-iyak na lang ako. Parang inabad ko yung damit ko. He was impotent eh. Impotent. Pero prior to this, wala kang experience sa ibang lalaki? Wala. Ito lang talaga. O tapos? Wala. Sabi ko, Diyos ko, ano ito? First time na parang may ganun. So, he kissed me. I kiss back na lang. Tapos, siguro mga wala pang 1 minute. Tapos, sabi ko, pwede na po akong bumaba. Sabi niya, sige, siguro na ano yung tao, di ba? Tsaka wala naman siyang ganun. Parang naging magkaibigan kami. Kinwento niya biglang yung story ng family niya. I have a daughter and ano, from Green Hills. Sabi niya, consider this na para siguro meron ka account sa akin. Ganun. He said this things I'm telling you. Sabi niya, tatawagan kita sa bahay. Sabi niya, sige na. Sabi niya, parang ituring mo na lang ako parang father mo. Buti na lang, nakuha siya siguro sa drama ko, naman drama anthology ko. Sabi niya, diyakap na lang niya ako. Sabi ko, sorry, nakaganda ako. So, diyakap? Sabi ko, sorry po, hindi ko po talaga kaya. Pero regular yung bigay sa'yo ng pera? Regular. Namimigay ng pera sa'yo? On regular, binigyan pa ako ng another 100. Doon nasa townhouse na ako. Ngayon lang ako nakahawak ng mga ganong pera, di ba? Oo. So, sa akin yung mga hawak kong gano'n, nakabumila ko ng mga jewelry ko. Tapos, parang ang ganda ko tingnan sa screen kasi parang social, di ba? Parang may mga, pera eh. Oo, parang meron ka alahas, tapos ang ganda ng makeup, parang anak mayaman ang peg mo, di ba? Para palang siyang sugar daddy mo, pero walang nangyayari sa inyo. Ganun na nga yung dating natin doon, sugar daddy. Tapos, magbe-birthday ako. Sabi niya, binilalan niya ako ng mga brochure ng kotse. Sabi ko, napakabait.
Space wagon, tsaka yung Honda. Oh my! And syempre, nakaganon ako sa hospital bed ko. I was talagang yung hinang-hina ako. Hindi ko alam kung anong in-injection sa akin, kung ano na-i-inject sa akin. Or, basta talaga, I want to sleep. Ano sa namili ako ng kotse? Bili ko nun, parang 560,000 lang ang Honda Civic doon, DX. Eh, 600 yata yung dala ko. So, akin na yung sobra. But insurance kasama na. So, yun na. Then, nag-shootan ko ng, ano, ng, sa first films, iyan veneration ulit yung kasama. Parang siya yung veneration ng kasama ko. May mga moments, no? So, that was Pugoy, Hostage Davao. Ano, naka-car na ako. So, shell na yung... Tapos, parang iba yung itsura ko. Parang I look better than, di ba? Yung, I look very much better than yung nakita nila ako. Jenny Roa, Joed Serrano. Biglang sabi ni ano, si Mama Mercy na nagsalita. Sabi niya, andito sila ano, parang helper niya. Yung nagbabantay ng, may farm siya eh. Diyos ko, gumanda na naman ako sa liga. Diyos ko, ano ito? Parang dating you can't get away. Nakatali ka na sa kanya eh. Oo, di ba? Diyos ko na. So, sabi ko, tatapusin ko lang po yung shooting ko. Sabi ko, may mga ilang eksena pa ako dito. So, sabi ko, Mama, una ka na ha. Sabi ko, magpapasama kasi si Mr. Si, ano, I don't know what I call him. Pumayag naman ng lola mo, ang mama ko. So, she went home. Kasi may, ang driver ko na, si Mr. Jojo Posada. So, may driver lover daw. Driver lover na? Ay, oh, kasi yun ang sa tabloid, driver lover, Mr. Jojo Posada. Driver lover ni? Me. Driver lover mo yun. Puta lang si Mercy Cruz, di ba? Lover mo talaga. Parang naging, ano, yung parang naging mabait kami. Siyempre, nagkaroon kami, developan siguro, that time. He was nice to me and, ano, mabait naman siya. Parang nagkaroon kami ng relationship for mga dalawang buwan lang. Habang kayo na yung sugar daddy? Oo. Sabay? Oo. Okay. Nakahiya ba yun? So, tapos? So, ano, parang, ewan ko, we went to this very big, parang motel na lang, parang marina. Sa marina lang kayo pumunta. So then I tried to, ako na yung, ano, kasi natapos ko yung ano, natapos ko na yung pelikulang, ano, boyfriending utak pulbera. Parang alam ko na kung paano gawin, di ba? Kung paano yung, syempre nakatangga ko, paano ko maging, kung ano mga sex, ano ka, kung ano man. So trinabaho ko na, di ba? Inalika ko ng ganyan, di ba? Bahala na Jones, kung anong sex. Diyos ko, Lord, salamat, natapos na. So, yun na. Yung gano'n lang siya kasimple. Pero I didn't tell my mom anymore. Hindi ko na sinabi sa kanya naman. Ganun. Kasi syempre, akin na lang yun. Tapos Mr. Batigas, gumawa siya ng sitwasyon. Kasi, oh, may sugar daddy si ano. Ang bilis, di ba? Wala namang... Balit nagkaroon siya ng problema doon sa bangko. Ayun. Na hindi naman ako para maglabas ng gano'n. Pumunta sa bahay, sa akin, sa townhouse na, Jen, pahir, ano... Hindi ko, of course, dininay ko. Di ba, walang ba ganyan? Kaibigan ko, producer yon. Why should I say so? Tsaka wala siya nalala kung dapat sabihin sa kanya, ano ba, ganyan, dal-dal-dal-dal. Ginawa ko, makitsakot sa taas kasi wala daw siyang TV. Binigyan ko siya ng 5,000. Sabi ko, bumili ka na lang ng TV mo, magkano lang yung TV? Binigyan ko siya, umalis siya, tsaka hindi ko naman siya ka-close, di ba? Ganun lang nangyari. Parang feeling ko, ako pa yung naging burden niya para matanggal siya sa ano. Natanggal? Nilagay sa tabloid na hindi na daw siya yung ano, may mga account daw na may, para may mga fans na ginastos. Ang dami pang ina na sa kanya, may mga fans na nagastos daw. Maraming issue nangyari. From then, hindi ko na siya. Tumawag pa siya, sabi ko, I'm sorry, ganito, ganito. Sabi niya, sige, are you fine? Are you okay? Sabi niya, basta pagbuti mo yung pag-artisa, mag-ganong-ganon. Yun ang last hiwalay na kayo. Hiwalay na kami. Pero si driver, kayo pa rin. Pero saka, hindi ko siya masyadong... Parang nainis ako sa pimples. Ilang movies pa nagawa mo? Ilang movies pa nagawa ko? Mga 4, ganyan. Mga 4 pa? Naiis ako sa pimples niya, di ba? Parang okay naman. Malay ko kung okay siya. Yung pala pimples ang ano, nagdala sa'yo. Kasi si Rufa Gutierrez, alam mo, may ginalo niya talaga. Sa Channel 13, sabi niya, di kasama ko ang driver ko. Just, sabi niya, Jenny Roa, is that your boyfriend? Yeah. Sabi niya, hi, Jenny Roa, kasi kakanta ko nun, di ba? Ewan ko kung anong pinapromote ka. Is he your boyfriend? My God, the pimples. Gumanon? The pimples, di ba? Marami ba? Super, di ba? Marami. dito pa naman, di ba? Pero minsan siguro natatanggal naman yan. But he was clean naman. Paano ka na-introduce sa drugs? Sa subic pa, hindi pa wala pang pinatubo. Meron na.
Meron na may, pero malay ko ba na nagaganyan yung mga band members? Sabi ko, ba't sila magana silang tumugtog? Wala ko, eh, kasi I was singing, tapos mag-aaral. So one time, I went to the band room, and siguro hindi nila nasara yung yung pinto. Maliit pa siya band room. Oh, yung bata, gumanan yung ano, just because they were doing something. Saka, usok naman dito. Naloka sila, di ba? Yung parang nakalagay sa parang mga tubes. Diyos ko! Sabi, pwedeng na pwedeng yung bahista, di ba? Sinura ka agad yung ano, hindi na ako pinalabas. Ano yan? Ano? Eh ako, siguro takot na, parang takot na takot sila sa akin. Diyos ko, yung bata, pinabayaan yung makita yung ganyan. Sabi ko, ano ba yan? Sige, tikman gumanong ka agad yung isa. Ako naman, sige, ano yan? Tikim na sa'yo. Kaagad, di ba? Para tumaas boses mo. Sabi niya, sabog ako, siguro nakadalang hits ako. Sabi ko, eh, naubo pa ako noong una, kala ko sigarilyo, di ba? Hindi sigarilyo yan, sige. Uy, bigyan tumaas yung boses ko, ganda, parang okay. So that was the first time. Ah. Introduction mo? Introduction, then afterwards, ang tagal-tagal. Wala. Wala, as in wala. Walang wala, wala. Kailan bumalik? Bumalik yan when wala na si Bal. Kasi parang ano rin ako, sabi niya, put your money to good use. Diba? Kasi may mga drugs, hindi ko pa alam na may mga drugs-drugs na sila, no? May mga artista, diba? Parang, tumaba ako siguro yung depression ko, I turned into eating. Bakit ka na-depressed? Parang father figure siya sa akin, diba? Uh-huh. Tapos parang yung mga offers, ang kukonte. Nawawala na. Nawawala yung mga offers, although nawawala yung mga offer ko. Diba? So, sabi ko, may kaibigan ako na dumating from Olongapo. Sabi niya, tara, sama ka sa Cavite. Sabi niya, pupunta ko yung si ganyan. Eh, si Mama Mercy, siguro mga 2 days pa siya mag-i-stay sa, mag-i-stay sa Pampanga. Sabi ko, sige. Wala naman akong gagawin, walang tawag pa. Punta kami dito sa may Cavite, sa may Talaba. May friend doon, sang baka, ang ingay. Ang ingay, tuwang-tuwa ako sa kanya, parang siyang clown. It started from there, sabi ko, parang clown ito, na, ay, nako, Joey, tumating ka, sino siya? At so, sabi ko, gumagano na ako. Ay, nako, di ka dito, ano, Jenny, using natin, blower niya kagad yung hair ko, ganyan. Tapos, maya, you stay there for a night. Yung pala may mga drama ng baka na ito na gumaganon. So, I saw it again there. I saw it again there, the smoke, I saw it again there. So, syempre, I was there. Wow. Diba? Gumamit ka na. Gumamit na ako. Mm-hmm. Siguro what made me stay or chose na minsan may mga smoke, because, diba, I find the people around me funny. I found the people around me very caring. Mm-hmm. They were very caring, they were very concerned. I turned to them kasi parang, I consider them as parang ano, immediate family, as my second family, mga friends, kasi parati na lang wala na naman si Mama Mercy doon. I just didn't know why. Actually, secondary na lang yan. If I don't have the money, tsaka hindi naman din ako talaga there kasi medyo takot din ako, nakakatakot, diba? Kasi when you read the tabloids, just ko, pinatay si ganyan dahil may ganito. Diba? Anong effect sa'yo nung paggamit mo? Wala lang. Kung hindi lang ako masyadong kumakain, I just stay slim, na maintain ko yung body weight ko. I don't think, kumbaga wala siya masyado effect, wala. Gano'ng kadalas mo siya ginagamit? Naggumamit ako ng Monday, siguro Thursday yan. Mm-hmm. Susunod, di ba? Mga konti-konti lang. Kaya lang, na-realize ko this moment, parang, why should you turn into using kung hindi naman siya kailangan? Actually, hindi siya kailangan. Well, when did you realize that? Because there was a time na nahuli ka, di ba? Oo, that... Ano yung story nun? Anong kwento nung... Nandito na ako nun. Naglalakad lang ako. Kasi parang nanalo ko dito somewhere sa bingo salon ng 40,000, di ba? Walang bulsa yung maong ko. So, most of the time, maluwag yung pants ko, di ba? Most of the time, I always wear my pants after a very, very short one. Shorts na maong din. Parati akong gano'n. So, dun yung pera ko. May nangingi sa akin ang barya. Dito, malapit sa... Inlampas dito sa store ni Miss Raquel, ni Ate Raquel. Sabi niya, dyan may barya ka. May dala akong, kasi bumili ako ng tanke ng Chalene, dyan sa may Libertad, di ba? I was, dito ako umuupa sa may Domingo na ng room. Diyos ko, di ba, humingi lang siya ng barya. Ng barya sa akin. So, meron na palang kumosyo, nagkahuli na pala sila, bit-bit na sila, nilagay lang sila doon. Nandito na ako sa ano, dumukot ako, nabalasab na, kinuha na ako nung arresting officer. Oh, ikaw, dito ka.
Hindi na ako wala ka doon sa area? Ako, wala ako. So, I didn't resist arrest anymore, di ba? Oo. Ngayon ang nangyari, na. Di ba? Kaya I don't need to state kung meron o wala, oh. Pero I cannot resist arrest kasi may baril sa likod ko eh. Oh. At saka siguro may nagsabi na paminsan-minsan, ganyan yan. Tumitira yan. Oo, ganun na, di ba? Ako, Mr. Babo, kumbaga ako, hindi naman ako ipokrit ng tao. But there are a lot of them gumawa behind that curtain na really does shit, di ba? Pero hindi sinahalata because they are, meron silang trabaho, di ba? Mga, you know. So why should I be ashamed kung totoo? Ang importante ngayon, tapos na. Tapos na. Di ba, tapos na. Tapos na yung episode ko na yun. Pero nakulong ka nun? Nakulong ako. How long? 6 months, three days, and 1 day. Alam mo, Mr. Julius, di ba? Kung saan ka nakatayo, doon ka na uupo, doon ka na hihiga. Bakit? Ang hirap. Sobra sikip. Ganon kasikip yung ano, and kumbaga yung 130 people kami doon, dinanas ko yun. Wala akong dala, wala akong nothing. Si Ms. Raquel nagpadala. Kasi bawal eh. Si Nanay Mercy, hindi rin ba dalaw? Patay na siya na. She died 2009. Okay. This happened 2019. Oh. That was a decade ago na, di ba? Oh. Anong mga realizations mo habang nandun ka sa loob na kulungan? Sabi ko, this is it. Sabi ko, this is the end of it. Nakaganon ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, I kept praying every day, sabi ko, siguro, I'm sorry because, siguro, if I didn't do this, hindi mangyayari to. Kaya lang, tapos na, what will I do? Nandito na ako. Okay lang, wala na akong magagawa. Alam mo yung maliligo kami, sabay-sabay kami sa napakaliit na CR, na ganito lang, oh. Mm-hmm. Na ganyan lang, na tatlo kayong nandun, tapos yung tubig, parang umiihi lang ito. Ganun ka konti. Ganun ka konti, aantayin mo pa mag-up yung tubig. Diyos, ay, sus, baby. Parang ganun yung dinanas ko yun. So, pagkatapos na bibigyan ka ng champurado na parang apat na kutsara lang. Mm-hmm. Yung champurado, di ba? Diyos ko, tapos iinom ka kung saan ka na naliligo. Doon ka na sa sahod ng inumin mong tubig. Kailangan talaga immune, buti na lang may immunity ako sa katawan ko na talaga nalabanan ko if there are certain, kumbaga yung, if it's just germs or certain bacteria, you can get rid of it, walang problema, di ba? But more than that, yung nga COVID na matindi, na dumating. I learned, kumbaga sabi ko, Diyos ko, ito pala yung, hindi siya worth it. It's not worth it that the shit that you were taking. No. It's not worth it para sa ganong klaseng sitwasyon. Diyos ko, kung alam nyo lang. Di ba? Talagang yung binibili nyo ganyan na para bang gumugulong-gulong na ganyan, hindi pala siya worth it na ganun. Diyos ko, pag ikaw nandun, ma-realize mo, talagang isusumpa mo siguro. And since you came out of jail, wala talaga na. Straight. Malinis ka na malinis talaga. Of course, drugs will be always there, everywhere. Mm-hmm. Kahit tanong natin kay Coco Martin, di ba, mga kalaban niya kung wari, mga Phoenix Group or whoever. Mm-hmm. It will always be there. But if you will always just parang, yun na lang ang buhay mo, Philippines, parang parating na lang drugs, hindi ka ba, you are more than that, di ba? Mm-hmm. Tama. It's good that you're talking to us ngayon, Jenny, kasi... Para makila yun. Oo, kasi pag ginugugle mo yung name na Jenny Roa... I don't even look at it. No, I don't... ako, I'm telling you, pag lumalabas... Yun yung dark past mo, na naaresto ka diba? Sa drugs. Hanggang ngayon ba, pinaparinig pa rin nila sa'yo na ikaw yun, yung tao na yun, pag naglalakad ka sa labas? Hindi, no. Wala namang ganun. Actually, ma'am, just a few. Yung mga ingrato dyan sa Bell Ross, maybe they look at me. I don't care. Saka hindi mo talaga, ano, kumbaga, hindi mo tinatago. Hindi, whatever yung naging bahagi ng nakaraan. Kasi bahagi ng nakaraan ko yun, I've learned. I mean, niyakap ko. I mean, wala. Kung may mga few people that I, kumbaga, nalulungkot, I do cry a lot of times also. Ito what na. Makes you cry? Ayan na, hindi ako pwede umiyak, wala pa tayong offer. No, what makes you cry? What makes me cry is, kumbaga, feeling ko dapat hindi naman ganito kaano yung buhay ko. I mean, yung parang nasadlak ako ng todo. I mean, I want a better life. I'm a very good person, but I know, kumbaga, mapagkakatiwalaan naman ako. Why? Oh, bakit parang napaka-close ng doors ng is it God na doesn't want to help me? I don't think so. Or maybe siguro nangyari to for me to learn a lesson, di ba? Na parang moment mo to. Ganyan. There are a few na naging
nakaraos ako sa buhay. I mean, mga immediate family ko, like this one, that one. Sabi ko, sana Lord, sabi ko, bigyan mo naman ng konting, ang hiningi ko lang sa'yo, I'm not asking for a lot of money. Ang sa akin lang, sabi ko, gusto ko lang yung masayang buhay, yung medyo okay ako, yung, di ba, yung I have money, di ba? Hindi ko naman kinaya yung huge amount na, this moment na parang, hindi naman yung ganito na parang minsan, hindi alam ng tao na, ginagawa mo na lang yung day lang para namamasyal ka lang, pero nag-aantay ka na kung anong pwede mong discard eh. Palingis mo to, or I'm sorry for being honest, mm-hmm, diba? Mm-hmm. Or ano yung mo to, bigyan ka tatumado, yung mga ganong style. Sabi ko, ito na mga showbiz na to, punyemas, diba? Kung sila nabigyan ng break, ba't ako hindi mabigyan? Sabi ko, parang, what happened to Mr. John Regala? Napanood ko siya, pinapanood kita sa TV kayo na Tintin, tapos si Bitag. Parang tayo ko lumapit sa kanya, kailangan ko mamag-ala John Regala. Yung parang, natulog ako sa hotel. Pwede ako sa comedy, di ba? Pwede. Ano ka ganun ako? Pwede. Sabi ko, ano kaya yun? Ano yung mga sitwasyon na yun? Kasi ako talaga, my brains, kumbaga, iba ako mag-isip talaga, buti hindi ako naapektuhan yung temperament na inahabot ko doon sa loob ng jail na yun. Nakakasira ng ulo, Mr. Babaw. Mga anak. Wala naman nag-show up. Hindi mo na sila nakakausap. Itong nasa Taguig, masakit man sabihin, di ba, si Jacqueline, tsaka to si Choi Boy, they have their own lives. Parang nailang daw sila sa akin. Nakatira sila doon sa relative ko. Kasi Auntie Louise, tsaka they have a small place lang, hindi para makasiksik pa daw ako doon. Ganun ang word, di ba? Pumunta ako doon. Parang wala sila sa father nila? Ay, Diyos ko, ewan ko na sa mga father nila. Sabi ko, tama na, ha? Ilan ba anak mo? 4, bale. Apat. Oo, okay. Yung dalawa, of course. Yung dalawa, nasa father? Nasa fight si De Guzman, di ba? Tapos yung dalawa, itong isa, yung isa na hindi ko pa alam, ayaw daw bigay birth certificate. Parang gusto ko, kaya wala kang birth certificate, baka hindi si De Guzman ang tatay mo, leche. Yung parang, meron kami usap. O ikaw naman, isa rin De Guzman, di ba? Ang sa akin lang naman, para akong si Carlos Estrada, para na kayong United Colors of Benetton, para ganun ko pa yung mga father niyo, para mag-surface, sa tingnan ko ng pera. Huwag kayong mag-alala kung gumandang buhay ko. I'm gonna make it up to you, di ba? Ang tanungin nyo kung bakit nagpipresenta sila para maging tatay. Anong meron sa akin, di ba? Oo. Namanak pa ako, namanak pa ako sa 2006. Dito sa ospital ng Maynila, Diyos ko, di ba? Kasi nagkaroon ng relationship nandito sa Metag, sa Estrada, Mr. Pablito Sokal dito, Asuncion. Ang tagal kong doon, ha? Under, kung mga solidary confinement ako, hindi pa rin, lapit ko lang, napaka-promising, hindi pa rin ako inaffera ng kahit anong showbiz, 2003, sabi ko, hindi ka masinay, doon lang ako, di ba, parang playing asawa ko, mabait naman siya. Kasi, sino siya? Ano trabaho niya? Siya yung nagpapaupa ng Tambunting, he has a konting negosyo doon, yung Tambunting na isang branch doon, yung babayad sa kanya, parang 23,000 a month, nasusustain, tsaka may kaya naman ng pamilya, pero ito talagang hiwalay, sa akin siya nang umuwi. Saan yung anak yung ngayon? Diyos ko, di ba nawalan patay nga, pinanganak kong buhay. Siyempre sa ospital na Maynila, Diyos ko, di ba, yung parang dahil na lang, bigla pa akong dadramahan nun, nando ka sa hospital bed, nakakadaw ka eksena, parang, si Jenny Rowe, naka-emote yung mga paang gano'n, di ba? Diyos ko, tapos parang, ako ginawan pa nila ako na, you know, I just didn't know kung ano nasa likod ng isip nila. Umiyak yung bata. Kaya ang tagal naman umiyak. Tapos biglang umiyak, narinig ko, di ba? Pinakita sa gitim mukha, parang kamukha ng panganay. Tapos maya-maya, dideclare nilang dead. Siyempre, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko nun. Binilang mo kung ako, siguro sabi ko, pinili na rin ni God siguro na na mawala siya or kinuha na lang siya kasi mahirap ang kalagayan ko eh. Ano lang po masasabi niyo tungkol kay Jenny po? Si Jenny, time na kagawad pa ako noon, time na yan, sir. Medyo naging tropa-tropa naman dyan. Talaga nagkaroon siya ng kalibin dyan, kaya napatira sa amin. Okay naman po, wala naman pong dahil celebrity, kilala naman po siya kahit mga matatanda rito. Kilala naman po siya. Pero ngayon, hindi na nga siya po gumagamit. Hindi na po. Kasi bihira na rin siya makita, nag-word na lang ata siya. Misan, alam ko po eh.
Kapos na naman po ang inyong barangay. Okay naman po. Kayo problema ng drugs nila. Wala na po. Drug free na po kami rito. Drug free. Na medyo may user pero yung tula. Clear na po kami. So lahat itong mga anak mo, hindi mo nakakausap na? Lahat sila? Lately, nakausap ko yung dalawa, November 17. But because sabi nila, okay lang kahit di na muna ako pumunta doon. Basta ayusin ko muna na yung buhay ko. Kasi what they need is, the primary na kailangan sa akin is money. Yun lang dahil matutulong ko. Be it, di mas bongga, di ba? Wala akong masyadong stress. I'm just gonna pray. Pag may dumating na any chances, mag-ipon ako. I'm gonna put my money in good use. But of course, they cannot remove the fact na I'm still gonna be their mother, di ba? If I just, kumbaga meron akong kakayanan, why not, di ba? I mean, that's been always the issue. Siguro na parang ang dating ko sa mga taong ito, na para akong wala akong anak, para akong ano, hindi ganun. Never nangyari sa akin yun, Mr. Baba. I mean, in my heart, hindi ko lang dinidiscuss kasi maalak ko magagagandang ako. Di ba? Mas pangit naman yung, Carla, siya, tulungan mo ako para sa mga anak ko. I mean, I didn't do, kumaga, ina-assess ko lang, sinusustain ko lang yung buhay ko. God, I will get through this. God, I will get through this. Maybe sinabi mo nga, I wasn't around, kaya hindi ako nabigyan ng project or anything. Maybe, nobody was just like you, na parang pwede akong bigyan ng kahit maliliit na role man lang, di ba? Para to sustain. At least, masasabi ko sa mga nakasama kong artists, like the few na I mentioned already, di ba? Huwag mo nang pag-pesta, kasi narinig ko para may mga comments pa sila. Side, sabi ko, kumagana kayo siguro, sabi ko kayo, ginalingan nyo pa sa mga estilo nyong ganyan. Ikaw ilagay ko kaya dito, mas mukha ka pang parang nag-addict kesa sa akin. Hindi na para ko sumama ang loob ko. At least mas nakakaya yung punta ka ng punta, nagmukha kang ga, di ba? I mean, para pababaan ko naman yung sarili kong gano'n. That was the problem siguro. They were thinking na, hindi ko iniisip yung anak ko, parang wala siyang kwentang tao. Well, hindi yun ang nangyari. Sinasarili ko lang, nandito yan sa isip ko, nandito yan sa... Sabi ko, where in the world para isipin mong gano'n ng isang tao? Sino ka ba sa buhay ko? Di ba? Ngayon, i-assess niya, tumulong ba kayo? Eh, ang tanging alam ko lang na gawin is, trabaho is umarte. May talent ako na boses. May mga offers na dumadating. Minsan, tulong ka. Tapos, hindi naman nila pinupush. Para nila akong case study na inaantay nila na... Inaantay ba nila na I get, di ba, I lose it? Sa sobrang depression, I did not. Ganun lang. Hindi mo na nakakausap, lalo na, no, yung dalawa mong anak dun sa isa mong asawa. Yung asawa mo. Because I'm... If given a chance now, no, ito yung chance mo, no? Mm-hmm. Anong gusto mong sabihin dun sa mga batang ito? Kay Jess, tsaka kay Gia. O, doon sa nasa tatay. Nasa tatay. You know, syempre, I'm sorry, diba? I wasn't there when you were growing up, diba? I mean, pero inalagaan ko kayo, diba? You were in my hands, diba? Galing sila sa iyo. Galing kayo sa akin. Kinarga ko kayo. Kung hindi man ako nansyan dahil... Because of the situations, kung ano man, hindi ako ganun napakasamantang. I don't know kung bakit nangyari yun. I'm just so sorry. If there is somebody already playing the role that supposedly ako dapat, then, di ba, be a good daughter to her. Yun lang. Ngayon, if you have pursued, I heard, Jess, you are a lawyer, and Gia, you are a dentist. Pagbutihin yung buhay nyo. Diba? I mean, masaya na ako na you have finished your studies, na hindi kayo, I mean, be good. Diba? Huwag na kayong mag-try, paayusin yung buhay nyo. I mean, siguro naman, diba, may mga isip na kayo, nare-recall nyo ako. If gustuhin nyo man, hindi nyo magawa, hindi ako nagtatampo sa inyo, basta ako, I'm proud of you. You're a lawyer, you're a dentist, pagbutihin nyo, maling nyo someday. It's not that you're the one who's gonna look for me. I'm siguro yung pagkaya ko na I'm gonna be right at your doorstep. Hi, hello. Ganon. Yun lang. God bless you. Every day I've been praying for you. Parati kayong kasama sa mga prayers ko. Don't worry about me. Kumbaga, I'm about to have to get back alive again. Ganon lang. What can you promise your children? Of course, I'm gonna promise to be a better person. To be
exactly the, kumbaga, the opposite of what I've become. Diba? I'm gonna be a better person. I'm gonna take care of myself. Of course, you're always be in my heart. Actually, after everything na pinagdaanan ko, diba? I mean, do you think, ako, I just wanna stop na lang eh. Parang gusto ko yung, pag namatay ako, tama na. Huwag yun ako iburo. Diyos ko, parang bigla na ako maglaho, hindi na ako mag-surface. Just leave me alone. Ganon. Pero because realizing, if it's gonna be a very big, parang mas na makakatulong ba sa inyo na someday makita nyo ako na I'm, kaya ko na yung buhay ko, na I am not the first person to commit the mistake. Diba? It doesn't mean I went, diba? Na-experience ko yung drugs na yun, hindi ako naging prostitute, hindi ako naging put. Yun, I disagree. Maybe I was in places that weren't, kumbaga na parang napaka mga predicaments na nakikita nyo. But, you know, those places I've been, those people na parang na trinato ko immediate family, pinakain nila ako, diba? In-invite nila ako inside their houses. I saw light. I saw God. I was expecting that from you, diba? You were the ones to supposed to get my hand. You are my mother, but through these years, wala kayo. Maybe you're busy doing your thing. Just let me be. Kung one of these days, I'm gonna be the one to find you. Yeah. Ganun lang. Well, so, punasa ko lang yung luha ko, oh, ha? Diyos ko. Yeah. Time heal all wounds, time sabi nga nila, diba? And I hope na sana ay mangyari ito soon, no? Yeah, soon. But of course, on a lighter note, you're offering yourself sa mga producers na pwedeng kumuha sa iyo sa teleserye o kaya sa movies. Yes, open diba? Open ka, di ba? Open open ako diyan. No? Game ako, di ba? Oh. Saka you have a no, knack for comedy. Yung nakikita ko siya. Magaling sa drama, naturally dramatic talaga, yeah, di ba? Kita naman natin, but pagdating sa comedy, yung timing mo, pwede ka. But thank you. Pwede, yeah. Ay, para minsan yung, hindi ko sinasadya, pero pag nag-ganon ako. Thank you. Kung sakali ba, paano ka makukontak? Meron ka bang Facebook page? Na? I don't do Facebook anymore kasi I have to do something. Or get in touch with us. Get in touch with us. There's Raquel na lang. Or Raquel. Diba, yeah, bigay natin na lang, yung FB ni Raquel. Yan, si Raquel. And then, message siya kung sakali may mga offers kayo. Kasi I'm avoiding to use a phone muna. Yeah, kasi wala pa rin. Ikaw naman yung kumbaga, sabi ko nga, hindi ako dapat humingi ng mga tulong dyan. Mr. Julius Babaw is enough for me. Isang malaking anchor. Kung mga karangalan ko na. Diba na finiture mo ako. Thank you. Thank you also. Saka you're an inspiration sa mga taong nawawala na ng pag-asa dahil nalihis ng landas. Mm-mm. Because that wrong decision in your life does not define who you are. Para after talking with you, speaking with you and having this talk, para bang, I promise you, I'm gonna never gonna, di ba, turn into it again. No, that's good. I yeah. Swear. Just trust in him. Trust in him. Talagang never. Parang, ito na yon, di ba? Yeah. What do I get? First fire? O ganito? Di mag-exercise ka. Di yeah. Ganun lang. True. I'm excited for you. Very, very. Thank you. Thank you so much. Oh. Sa December 22, ay 26 na kayo. Okay, sa December 22, 26 years na kayong married. If magkakaroon kayo ng renewal vows, anong sasabihin niyo sa isa't isa? Oh, kunwari may renewal vows. Ako, ayaw ko ng mga renewal vows. Kunwari lang. Mag-trip na lang tayo somewhere. Wala nang sasabihin. Eh, ikaw, Gels. Ay, Gels. Sabi ko, Gels. Yan, naging magkamukha lang. O, ikaw, Ariel. Ano naman lang? Renewal vows. Thank you for the first 26 years. Mm. And if there's one decision I made in my life, it's having Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following: Pure Gold, sa Pure Gold always panalo. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine.
Goldmine Rice, from farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.